Mga Pops, dinumog ng mga gustong magpabakuna ang unang araw ng vaccine rollout ng Pfizer sa Paranaque. Kita sa video ng isang netizen na wala ng social distancing at nagkakasiksikan na sa pila ang mga gustong magpaturok. Sobrang haba rin ang pila sa labas pa lamang ng mall. Malayo ang sitwasyon kanina sa pagpapabakuna noong mga nagdaang araw na ang ginagamit ay bakuna ng Sinovac. Ang siste, limitado lang ang Pfizer vaccine na nakalaan sa lungsod at sa dalawang vaccination site pa lamang ito ginamit ngayong araw. Kaugnay ng balitang yan ay makakausap natin ngayong gabi si National Task Force Advisor Dr. Ted Herbosa. Magandang gabi sa iyo, Doc. Ano pong hakbang ng NTF para maiwasan ang mga ganitong klase ng insidente? Magandang gabi sa iyo, Jay, at magandang gabi sa ating mga tagapanood. Sumulat po ang ating vaccine SAR sa mga pinuno ng LGU ng Paranaque na siyang nagpapatupad ng bakunahan dyan sa Ayala Mall, dyan sa Manila Bay. Nakita naman doon sa video, no, na talagang parang dinumog talaga at mukhang hindi na natutukan yung pag-marshal sa mga crowd, no? Very important ito sa mga mega vaccination center, kasi sa isang mega vaccination center, marami ang nababakunahan pero marami din ang dumadating. So mukhang nagkaroon tayo ng konting pagkukulang sa ating crowd control dyan. In fact, ako, minemessage ako ng ibang kaibigan ko na nandoon. At sabi nila, nakakatakot. Sabi nila, senior kami. Umuwi na lang sila. Kasi nga, medyo may pandemonium. So, sana maging lesson ito sa ating mga lokal na namumuno, local chief executives who are implementing the vaccination in their different vaccination sites. Very important po yung ma-maintain natin yung minimum public health standards, lalo na ang mga binabakunahan natin ay yung ating mga senior at saka persons with comorbidities. Dr. Ted, hindi po ito ang unang beses na pinagkaguluhan ng mga gustong magpabakuna ang Pfizer. Ano po ba ang implikasyon kung namimili po ng bakuna o anong klaseng bakuna ang gagamitin? Well, number one, ang advice ko, pare-pareho lang lahat ng mga vaccines. We now have 5 brands that are in the Philippines na naipasok sa ating portfolio approach. No? Maganda yung ating strategiya ng ating vaccine czar na magpasok ng ilang million ng bawat brand. And nagkakaroon nga ng brand consciousness dito sa bakuna. When in fact, sa evaluation ng ating vaccine expert panel, eh pare-pareho lang silang epektibo. Kaya sila binigyan ng emergency use authorization sapagkat yan ay nakita na safe at effective. So apparently, syempre malaki yung advantage nitong mga North American vaccines kasi nga nagamit sa around 200 million. Pero parang yung pumapangalawa po, yung Sinovac, nalampasan niya na yung AstraZeneca sa dami ng nabakunahan sa buong mundo. So pare-pareho lang po yan. I think nagkakaroon lang ng brand consciousness at kulang ng kaalaman ng ating mga kababayan na dapat matutunan nila na we took all the vaccines that are safe and effective and it really doesn't matter kung ano ang pipiliin natin. Importante, mabakunahan tayo. Dr. Ted, hindi raw bababa sa 20 million doses ng Pfizer vaccine ang inaasahang darating sa bansa. May balita po ba tayo sa schedule ng arrival nito? Correct. Ang dumating pa lang ay 193,000. Ito po ay kasama doon sa COVAX facility. So yan yung mga binabakunan na natin ngayon, no? Dyan sa mga big mega vaccination center. Ang next na dadating is sometime before the end of May, 2 million doses ng Pfizer. So hindi naman kailangan magmadali lahat. I think 2 million doses is more than enough for everyone. Tapos I think 20 million yan. So parang 2 million every month yan until matapos natin itong 20 million na ating binili dyan sa Pfizer. Yun. Maraming salamat po, Dr. Ted Herbosa, Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19.